blessed day po sa ating lahat. Ako po ay magtuturo sa inyo kung paano gumawa ng dumpling. Una po ay ito yung, ang ginawa ko po ay manok. Ito po yung breast chicken. At tapos, ito po ay lalagyan ko siya ng parsley. Yan ang parsley. Tapos, ang gagawin ko po, ang gagamitin ko po is dahon ng kamuti. Ito po siya. Tapos, ito po yung pambalot niya. Yan. Yan, ang gagawin po ay ganito po siya. Hihiwain ko po yung manok. Yan po siya. Hiwain ko siya ng maliliit. Eh, pwede naman po na kahit anong karni, yung kahit po baboy, pagpagiling po kayo ng karning baboy, pwede po siya. Pwede po na ano, na giniling na baka, minced beef, minced pork, minced chicken. Ito pong ginagawa ko ay minced chicken po siya. Ginagayat ko lang po siya na maliliit. Yan, pwede naman po siyang ipagiling. Yan po, oh. Inedit ko siya ng maliliit. Yan na po siya. Tapos, gagayatin ko na po yung parsley. Gagayatin ko rin po siya ng maliliit. Yan. Yan. Masarap po ito, ma. Itong parsley po ay gamot po ito, maganda po ito inihahalo sa pagkain. Ito siya. Yan. Tapos, ilalagay po natin dito siya dito sa ano, sa giniling na sa hiniwa kong manok. Tapos, ito naman po isusunod kong hiwain ay itong talbos ng kamote. Ito po. Talbos ng kamote. Hiwain ko rin po siya ng maliliit din. Bago nyo po hiwain ang talbos ng kamote, kailangan hugasan ng mabuti. Yan. Ganyan siya. Yan na po siya, oh. Ginagayat na siya ng maliliit. Ulitan po natin siya. Ayan po, okay na siya. Ihalo ko na doon. Ayan po, nagayat na natin. Tapos po eh, ang ilalagay po natin, ito pong durog na paminta. Ayan, lagyan po natin ng durog na paminta. Depende po sa inyo kung gaano karami ang gusto niyo. Tapos, ang nagpapasarap po ng dumpling ay itong sesame oil. Ito po. Sa dumpling po, dapat hindi ito nawawala. Kasi ito po ang nagpapasarap sa dumpling. Ayan. Lagyan po natin siya. Depende po sa inyo kung gaano gusto nyo karami. Tapos po, lagyan natin ng asin. Tantyahin nyo na lang po kung gaano gusto nyo maalat or ano, ako ayoko ng maalat kaya maglagay lang ako ng isang maliit na kutsara. Tapos po, yan, hahaluin na po natin siya. Kailangan natin mahalo ng mabuti. Yan po. Hindi makita. Gusto ko dito. Yan, nakahalo na siya. Yan na po. Katapos pong mahalo, ayan, okay na siya. Ang bango. Tapos po, babalutin na natin siya. Babalutin na natin, gagawin na natin dumpling. Ganito ang pagbalot ng dumpling, turuan ko kayo. Ito, mayroon tayong tubig. Ito pong pambalot ng dumpling, nabibili po ito sa market. Ang $10 marami na po. Ganito po siya. Ito, lalagyan po natin siya ng tubig dito sa gilid. Tapos,
maglalagay na po tayo ng nung pinaghalo-halo nating gulay, yung parsley, yung talbos ng kamuti, at siyang yung giniling na manok. Ganito po ang pagbalot nito. Ganito, ititiklop niyo po siya ng ganyan. Pagkatiklop mo yan, isasarado po muna natin siya. Yan. Pagkatapos po, gaganunin natin siya. Oh. Ayan. Ganyan po ang itsura ng pag nabalot po, ganyan na siya. Ayan po. Lagay natin dito. Isa pa, ito. Lagyan natin ng tubig dito. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng sangkap. Ayan siya. Tapos, ito po sa gitna, ididikit natin yung gitna. Tapos, yan, isasara natin siya. Magiging ganyan siya. Pagkatapos, igaganon nyo lang po siya. Ididiin nyo ng diin. O, ganun. Tapos, iyan na po siya. O. Diba? Ang ganda. Yan, ganyan po ang paggawa ng dumpling. Kita ko po sa inyo yun. Isa pa po. Ito. Ganito po. Yan. Yan siya. Lagyan nyo lang po ng tama yung bilang, tama lang para masara. Masara yun. Kasi pag marami, hindi masasara. Tapos yan, didikit. Tapos, igaganon nyo lang. Oh. Ayan na siya. Diinan nyo siya. Kailangan masara ng masyado para pag niluto natin, hindi siya mabuka. Okay? Kuha nyo na po ba? Isa pa. Madali lang po. Madali lang magbalot ng dumpling. Yan, ganito. Yan. Yan. Sasara natin sa gitna. Ididikit natin yung mga dulo nito. Tapos, ididiin lang po siya pag ganun. No? Yan na po siya. Yan, ang ganda, di ba? Yan na. Tapos, tingnan nyo po ang nabalot ng dumpling. And ito na po ang mangyayari. Yan, yan siya binalot. Yan, yan na siya. Ngayon, pwede na siyang lutuin. Yan. Yan, magluluto na tayo. Lalagay natin ito dito. Tapos,